ang Davao City na mayaman sa likas na yaman at sagana sa prutas tulad ng durian. Ngunit alam niyo ba na matatagpuan din sa lungsod ang isang kakaiba at natatanging museo? Ito ang The Bone Collector Museum na pagmamay-ari ng Amerikanong si Darrell Blatchley. Ang naturang museo ay may mahigit 6,500 specimens ng iba't ibang klase ng buto ng hayop. Sa una at ikalawang palapag ng museum ay makikita ang mga buto ng wild animals, gaya na lamang ng iba't ibang klase ng deer o usa, unggoy, ahas, buwaya, tigre at maging ang ilang endangered species ng bansa. Makikita din dito ang buto ng mga hayop na nakitaan ng abnormality, gaya ng baka na may 6 na paa na natagpuan ni Darrell sa Mindanao. I had more in my living room than the National Museum did in their collection. So it was like God was saying, instead of just having ito yung collection, just hiding it in your house, use it parang education sa Philippines to show what the Philippines has, pero at the same time what we will lose if we don't take care of it. Bata pa lang ay hilig na ni Darrell ang mangolekta ng mga buto. Galing sa iba't ibang bansa ang mga buto ng hayop na nasa museo. Si Darrell mismo ang naglilinis at nag-a-assemble ng mga ito. Buwan o taon ang ginugugol ni Darrell para mabuo ang mga kalansay ng hayop, depende sa laki nito. For a whale or dolphin, it can take up to 2 years for a larger specimen sa mga whales. Sa mga dolphins, it'll take about 6 months to a year. Sa ikatlong palapag ng museum ay nakadisplay naman ang skeleton ng marine animals. Makikita din dito ang 41 feet long skeleton ng isang female sperm whale. Ito ang pinakamalaking species ng toothed whale. Makikita din dito ang buto ng iba't ibang klase ng isda na nasawi dahil nakakain ng basura lalo na ng plastic. Ayon kay Blatchley, hindi lang pasyalan ang museum dahil layon din itong magturo ng kahalagahan ng hayop at pagpapahalaga sa kalikasan. For me, it's pushing to be able to do this to educate the public now before we lose everything, that if we are able to change the way we live, there's a possibility these animals will still be found in the wild. If not, this is all that's going to be found. Marisol Montano, UNTV News and Rescue, Davao City.